Pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog, Panginoong, napasa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Halina tayo magdiwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-anawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok siya naway aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bansa. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Siyon magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon
ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon di naroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang poon, yaoy idalangin. Anang nagmamahal sa'yo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama at katoto, sa'yo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito. Ang kapayapaan laging sumaiyo, dahilan sa templo ng Poon, ating Diyos, ang aking dalangi umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Halina't kami sa gipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningning. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako't pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa kanila, 'Humayo ka,' sila'y humahayo at sa iba, 'Halika,' at sila'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito," at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi, "Ang taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito na kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalon ni Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Palapakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, alam niyo po, sa pagkakataong pong ito, yung pong ebanghelyong ito tungkol sa isang kapitang Romano
ay palagi po natin itong sinasambit kapag ka po nagmimisa, kapag sinabi ng pare, ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong nakikibahagi sa kanyang piging. Ano po tugon natin? Panginoon, hindi po ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam niyo po mga kapatid, ang nagsabi po nito ay hindi Hudyo, hindi Kristiyano, kundi isang pagano. At ang tao pong ito ay naghahanap ng kagalingan ng kanyang alipin. Isa itong mataas na posisyon sa Romanong sundalo, pero ang hangad niya ay gumaling ang aliping ito. At sabi ng ating Panginoong Jesucristo nung natagpuan niya ang Romanong sundalong ito, pupunta ako at pagagalingin siya. Pero ito ang sinabi ng Romanong sundalo, hindi po ako karapat-dapat na magpatuloy sa aming tahanan, pero naniniwala po ako sa isang salita niya pa lamang, gagaling ang aking alipin. Pinakita po nito mga kapatid na isang pagano, isang hindi Hudyo, ay merong malalim na paghahanda nung naharap niya si Kristo. At ito po mga kapatid, ang tema ngayong panahon ng Adbyento yung paghahanda natin. Hindi lang tayo naghahanda dahil malapit ng magpasko. Naghahanda tayo para maging marapat tayong tanggapin si Kristo Jesus. Pero mga kapatid, yung pong sundalong ito, yung Romanong ito, panigurado, sabi po ng mga biblical expert, hindi lang po sa pagkakataong yun, doon niya nakita si Jesus. Panigurado, pinaghandaan niya ang kanyang sasabihin. Inalam niya ang katauhan ni Jesus at naniniwala siya sa nilapitan niyang taong ito na pagagalingin nito ang kanyang alipin. Kaya po mga kapatid, tatanungin ko po kayo sa pagkakataong ito, kayo po ba'y handa na tanggapin si Kristo? Kayo po ba'y handa upang sa pananampalatayang totoo? Kayo po ba'y handa na tanggapin si Jesus at paghandaan siya ngayong panahon ng Adbyentong ito mga kapatid? Kasi po ito po yung bagay na lagi nating nakakalimutan. Puro po tayo, Pasko, September pa lang, Pasko agad. Pagdating ng December 25, pagod na. Humihingi tayo ng Christmas bonus. Hindi pa naman Pasko. Kasi po mga kapatid, meron tayong nakakalimutan. At alam niyo po kung ano yung nakakalimutan po natin? Yung Adbyento. Our life is a long Advent. And Advent is a reminder to all of us that we need to prepare not only our bodies, but our hearts and our interiority. Katulad po ng centurion na ito, katulad ng Romanong ito, pinaghandaan niya mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit hindi siya Hudyo, naniwala siya, bibigyan niya ito ng kagalingan. Mga kapatid, naniwala kasi ang centurion na ito kung sino talaga ang totoong makapangyarihan. At nalaman niya, naliwanagan ng kanyang isipan, si Jesus yun. Kaya po mga kapatid, paghandaan natin si Jesus na lumalapit sa ating puso. Paghandaan natin siya upang tayo magkaroon ng malinaw at maayos sa Adbyento para maunawaan natin kung sino si Kristo. Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, nawa, sabihin natin palagi, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalig ka, si Jesus ito. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na magbubunga ng kapaki-pakinabang para sa atin. Sa bawat panalangin nating tutugon, Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo. Diyos ng awa, tingin mo ang aming panalangin. Ating nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may sakit, naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating na mayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinanabikan nilang makapiling, manalangin tayo. Diyos ng awa, tingin mo ang aming panalangin. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at mapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakakadaupang palad namin. Ilapit nawa kami ng panahong ito ng Adbyento sa iyo at sa isa't isa habang masaya naming hinihintay ng may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Aming handog ang pinapal at alakalay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat.
Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal na mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggal lang nawa tayo ng katawan ng dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus sa aming piling.
sa lupa kami ay alibin. Puso namin ay papag-alamin ng pag-ibig mong di magmamali. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na December 7, 2023, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Second Parish-Wide Advent Recollection Series sa darating na December 5, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang Translasyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Doktora Gaines Marie Rosario, Head ng Lay Formation Center, Lay Force, San Carlos Seminary, Makati City. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Mula Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Biyernes at Linggo, mula ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po at sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat na mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa at mga naglingkod po dito sa ating parokya at Pambansang Dambana, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo, Panginoon, ang mga daladala ng mga imahe at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako na noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Stop.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati